I guess so today pag-uusapan lang natin itong si Layer Zero, tapos pahapyawan na rin natin yung Hamster Combat dito kasi nandito na siya sa pre-market gamit itong application na ito. Pero today pag-usapan natin itong si Layer Zero kasi ito meron tayong nakuha dito na airdrop, no? So naging eligible yung pinaka-address natin. Ayan, so Layer Zero. And ano nga ba yung pinaka-useful utility or use cases nitong si Layer Zero? Pag-uusapan natin yan dito sa video natin today. Yung airdrop niya tapos na, pero if gusto nyo na i-check, lalay ko na lang din yung official link sa description ng video nito para mapuntahan nyo at para na rin makaiwas sa mga phishing links online, guys, no? So for now, check muna natin yung pinaka-overview dito ni Layer Zero, guys, no? So pwede nating puntahan yung pinaka-website or yung pinaka-white paper. Andito yung mga resources. Ayan. So, andito yung pinaka-website niya, guys. So, sabi nga dito, it's a technology that enables application to move data across blockchains, no? So, uniquely supporting yung censorship-resistant messages and permissionless development through immutable smart contracts, no? Naalala ko to nung nandun ako sa Singapore, ang dami ding mga advertisements, no? So, like, they partnered with Google Cloud and dun sa mga taxi, merong nakalagay Layer Zero. So for now, ito yung use cases niya. This is good kasi merong mga issues before in terms of smart contracts, Ethereum, and itong si Layer Zero din design na siya dito for a censorship resistant messages, tapos permissionless development na rin siya, guys, gamit yung immutable na smart contracts. So in terms of technicalities, medyo technical lang siya i-discuss, pero maybe you can just go in here lang sa documentation. Nandito naman yung pinaka-details, no? And marami ding naka-claim dito ng airdrop nitong si Layer Zero. Congrats sa mga nakapag-claim, no? Yun, quick details lang dito kay Layer Zero. Tapos na yung pinaka-premarket na ito. Listed na sa spot, no? So pwede nating puntahan. Let's go back muna tayo dito. ZRO yung kanyang pinaka-ticker, no? So ito yung mga nangyari sa pre-market. Andiyan na yung data, and as we observe dito, guys, yung pre-market sobrang volatile, guys, no? And again, if you don't understand, sobrang risky ito. Itong video natin today is just for ideas lang, no? For reference. Does not qualify as an investment or financial advice. Hope you get some ideas dito, and kung meron kayong mga questions dito, guys, feel free to ask lang. So ended na. And as of now, ito, Hamster Futures pa lang siya, nandito sa futures. Yung spot dito na pre-market wala pa, guys, no? So ito pa lang yung active for Hamster Combat. Itong si Layer Zero, as we can see, past coins, tapos na. Pwede nating i-check ito sa spot, no? So back muna tayo dito, tapos back. Mamaya sa end part ng video, guys, meron tayo dito mga tutorials how to withdraw gamit itong application na ito. Lalay ko na lang or isasuggest ko na lang sa end part ng video na. So as we can see kanina, guys, Layer Zero na tanggal na doon sa pre-market. So meaning nandito na siya, guys, no? As we can see ito, ZRO. Ayan. So ito yung pinaprice ni Layer Zero as of now. If we observe, nandito yung pinadata, yung news. Ayan. So yung chart niya from its listing, nag 10 USDT pala itong pinaka previous size. So right now, andito yung pinaprice niya, nasa 168 in PHP, 2.86 in USDT, no? So if ever man na-list yung mga nasa pre-market, dito lang yung mapupunta sa markets, tapos sa spot, guys, no? And pwede mo na yung i-exchange into USDT or into BTC na pwede mong i-withdraw papunta sa mga e-wallets, no? So yun, ito yung pinaka-recent updates dito, guys, dun sa mga Layer Zero nakapag-interact sa blockchain, especially Arbitrum, is that you can check yung pinaka-eligibility nyo, guys. So that's our update today. Hope this video helps. And kung hindi nyo pa pala, guys, napapanood yung video na ginawa natin dito sa application na ito, na pwede nga mag-withdraw papunta sa e-wallets, is that lalay ko na lang dito, guys, sa screen. Pwede nyo panoorin yan, and see you sa video na yun, guys. Maraming salamat ulit sa panunood. Ingat tayong lahat. Peace out. Bye for now.